itong si Enoch. Na? Yung kanyang pananampalataya ang nagbigay daan upang siya ay magdukwat, ano? I-translate o i-transfer ng Diyos doon sa ano? Doon sa another dimension. Ito yung living, ito yung death, no? Ikaw dadaan doon sa kamatayan, at ito yung after death. Okay, at ito yung buhay pagkatapos ng kamatayan, o yung tinatawag na resurrection. Ayun ka lang pwedeng i-resurrect kung hindi ka ano, muling bubuhay. Pero itong sa Enoch, hindi na dumaan sa kamatayan. Okay? Dahil sa kanyang pananampalataya, no, may bonus siya, no? Hindi naman pwede tayong lumabas dito sa mundo na hindi tayo mamatay. No? Kaya ang kamatayan, tinawag nung nag-uusap ang mga apostol at si Kristo, no? Nung dinalas ni Kristo ang mga apostol doon sa Mount of Transfiguration, na kung saan nakita nila si Elias, si Moses, at ang ating Panginoong Kristo nag-uusap. Ang pinag-uusapan nila, Exodus. Ang pinag-uusapan nila, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang tawag nila doon sa kamatayan, Exodus. Kasi mag-exit ka mula doon sa mundo ng mga buhay, ikaw ay pupunta doon sa panibagong mundo ng mga buhay. Okay? Mag-exit ka. Yung death ay exit, no? Yung death ay daan, palabas, patungo sa panibagong buhay. Kaya nga, alam natin, lahat ng tao mamatay bago makarating doon sa ano? Sa panibagong buhay. Pero, bonus kay ano, kay Enoch, dahil sa kanyang pananampalataya, ha? Hindi na po siya dumaan doon sa kamatayan. Dahil yung kanyang pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng daan upang lagtawan niya yung kamatayan ito, pisikal na kamatayan, at makarating siya doon sa ano? Doon sa panibagong buhay. Kaya ang salitang ginamit dito, translated, no? Inilipat. No? Inilipat siya ng Diyos mula rito, papunta rito. At ang naging dahilan kung bakit siya inilipat mula rito, papunta rito na hindi nakaranas ng kamatayan ay yung kanyang ano? Yung kanyang pananampalataya. Ano yung pinakita? No, kasi hindi mo pwede sabihin na nananampalataya kasi yes, may mga evidence yan. No? Ay galing natin Abel na naipakita na yung pananampalataya niya, yung mga evidence ng pananampalataya, yung nabuhay siya ng matuwid sa harapan ng Diyos, nabuhay siya ng perfect sa harapan ng Diyos, nabuhay siya na dumalakad ng kasama ng Diyos, at hindi lang yun, yung kanyang pamumuhay na matuwid, ito ay pinangaral niya pa sa iba. Ha? So, yun yung ebidensya na tunay siyang nananampalataya si Abel. Ito naman, nakikita natin, meron rin siyang ebidensya ng pananampalataya. Hindi naman siya ita-translate ng Diyos sa another life na hindi dadaan sa kamatayan kung walang ebidensya ng kanyang pananampalataya. Okay, ano yung ebidensya ng kanyang pananampalataya? Sabi rito, na siya ay nalugod sa kanya ang Diyos. No? Okay? E pinatutunayan na bago siya nilipat doon sa dakong ito, ay ano, ang Diyos ay nalugod sa kanya. So, yun yung ebidensya na meron siya pananampalataya. Hindi naman malulugod sa kanya ang Diyos kung ano, kung hindi siya may pananampalataya. Kaya nga sabi rito sa verse 8, sabi, but without faith, it is impossible to please Him. So, yung pananampalataya niya ang nagbigay daan upang malugod sa kanya ang anak, ang Diyos.